Hello guys, welcome back again sa aming channel. Magluluto kami ng napakasimpleng ulam para sa pananghalian. Ito yung sardinas at saka kangkong. Napakagandang kombinasyon ito. Sobrang sarap, kaya simulan natin tulutuin. So ito guys, habang nagpapainit tayo ng mantika, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kangkong, sibuyas, bawang, paminta at saka asin. At ito naman yung sardinas na gagamitin natin dito. Kahit na anong brand ay po pwede. Dahil mainit na ang mantika, pwede natin itong simulang lutuin. Ngayon, igigisa muna natin itong bawang at sibuyas. Ilalagay ko muna yung bawang. Hayaan natin na mag-golden brown ang kulay nito bago natin ilalagay ang sibuyas. So, ayan. Pwede na ito. Ngayon naman, pwede nating ilagay itong sibuyas. Ngayon, dahil gusto ko merong medyo pagkalutong ng konti yung sibuyas, kaya okay na yung ganyang gisa. Next step na gagawin natin dito, pwede nating ilagay itong sardinas. Bubuksan ko muna ito. Ngayon, ilalagay natin ito lahat. Sobrang simple lang ng luto na ito. Ngayon sa puntong ito, pwede na tayong maglagay ng pampalasa katulad ng paminta at saka asin. Yung sukat ng paminta at asin, 1 pinch lang parehas, o pwede na rin yung 1 teaspoon parehas. Depende sa inyo. At pwede rin kayo maglagay dito ng sili kung gusto niya ng medyo maanghang. Next step na gagawin natin dito, kailangan na natin kaagad ilagay itong kangkong para maluto kaagad ito maigi. Lulutuin natin itong maigi. Hayaan lang muna natin ito na nakaganyan at takpan natin ito ng mga 1 minuto hanggang 2 minuto. So ito guys, kung mapansin nyo, yung kangkong humimpis na. So ganyan yung gusto ko. So next step na gagawin natin dito para hindi sayang yung lasa nitong sardinas, nilagyan ko ito ng konting tubig lang at ilalagay na rin natin yan dito. At next step na gagawin natin dito, medyo haluin na natin ito ng konti. So ayan. At kailangan pa natin itong pakuluan ng 2 minuto. So siguraduhin yung naluto yung maigi itong kangkong. Ayan, pag hindi nyo naluto ng maigi yung kangkong, may tendency na pwede sumakit ang inyong mga tiyan. So iyaan lang muna natin ito na makuluan pa. Takpan muna natin ito. So ito guys, naka 2 minuto na. At luto na rin yung kangkong. Ayan, nasigurado natin na luto na yung kangkong. At siguraduhin natin yung apoy natin naka medium heat lang para maganda ang pagkakaluto. Sobrang simpleng ulam para sa pananghalian, pero siguradong maraming makakain yung buong pamilya nyo. Dahil simple man to, pero ito talaga yung mga ulam na talagang classic. So diba? So ayan, sobrang mura. Pasok na pasok sa mga budget na nagtitipid na pamilya. So ayan, sana nagustuhan nyo.